Hello po. Tara po, kumain po tayo sa kapsahan. Gutom na po eh. Ito na nga po, nakahain na ang in-order naming kabsa. Kakain na po tayo ng kabsa ng Saudi Arabia. Isa itong national dish dito sa Middle East. May iba't ibang version ng kabsa mula bigas. Ang sikat dito ay ang basmati rice. Hanggang iba't ibang klase ng pagkaihaw ng manok na talaga namang napakalambot. Paniguradong masisira ang inyong diet. Napakaraming rikado at parang ang hirap lutuin. Kaya naman, instead na magluluto kami nito, kakain na lang kami. Oops, hinay-hinay lang po. Masustansya po ang kabsa, kompleto siya. May carbohydrates, fats, vitamins and minerals, at protina na galing sa manok. Pero sabi nga, hinay-hinay lang po. Eat moderately. Kaso nakakainayang lang, may mga pagkakataong hindi nauubos ang kanin. Minsan, tinitake out po namin. Pwedeng agahan hanggang tanghalian. Mindset ba? Mindset. Mura lang po sa kinakainan naming kabsahan. Kung pagtipid lang po ang hinahanap, dito po kami pumupunta. Lalo na po kapag wala pang sweldo. Hello guys. Hindi na po luto-luto ang kanyang chicken. Masarap talaga. So, una kong tikim ng kabsa talaga approve sa akin kasi napakasarap. So, makita po natin yung chicken dito ay luto-luto. So, dito po napaka-tender ng chicken. Halatang hindi minadali. So, lalo na kapag partner ng lemon, at yung onion, white onions. Dito po ay walang arte-arte kahit na nakakamay. Sa halagang 47 reals, malaking tipid na po ito sa tatlong katao. At syempre, magpapagupit kay Suki. At mura lang po ang kanyang gupit sa halagang 15 reals. Habang naghihintay, ito na naman, nagpapakute, hindi naman cute. Hello po, so tapos na po kaming magupit. Maraming salamat po sa panonood. So, sa susunod ulit guys. Bye. God bless.